Mary Jane Veloso's sister is on her way to Indonesia to see her sibling before she is executed. Jasmine Romero has this story. Darling Veloso was overjoyed when she found out that she would go to Indonesia to see her sister Mary Jane, who is said to be executed by firing squad after being convicted of drug smuggling. Darling wasn't able to prepare for the trip because she got her ticket at the last minute. Damit ko lang po sana ito para sa pag vigil nga dyan po sa ano, pero ito po t-shirt na yan, saka jacket, konting t-shirt lang po dahil hindi po talaga kasi nakaplano na pupunta ako ng Indonesia. Oh. Pag nakita kami ay una akapin ko po siya ng mahigpit na mahigpit, pangalawa magdadasal po ako at gusto ko po sana na mag-rosary kaming dalawa tulad po ng ginagawa namin nung mga bata pa kami. On Monday afternoon, Darling and Mary Jane were able to get in touch. Mary Jane sounded cheerful while her sister was trying hard to contain her emotions. Alam mo, malakas yung love mo. Basta hintayin mo na lang ako dyan at mas magkikita na tayo. Oh, sige. Oh, sige. I love you too. I love you too. Mahal na mahal kita, Mary Jane. Meanwhile, two women who claim they're victims of Veloso's alleged recruiter also surfaced. One of them, Lisa, said Maria Cristina Serio offered her a job overseas in 2008. Ang sabi ko po sa kanya, eh wala po akong pang-ayos na papel. Ang sabi po niya sa akin, hindi raw po problema, wala daw po akong gagastusin. Lisa added, Serio did not tell her the nature of her work or where she would go or how much her salary would be. Alice, on the other hand, shed tears when asked about Veloso. Mabait po talaga yun. Nang maliit pa po ko, talaga pong mabait yun. Kahit anong hanap buhay po kaya niya. Tapos niloko pa siya ng ganun. Alice also said, Serio is offering jobs to other people who wish to work abroad. Minsan po, may tumatawag sa kanya, ganun, pinakausap niya. O sige, ganun, aayusin ko, basta ako na bahala, basta paliliparin kita, ganun. The testimonies of Alice and Lisa were included in the second judicial review filed by Veloso's camp in Indonesia last week. The NBI has already filed cases of human trafficking, illegal recruitment, and estafa against Serio and two others. Serio denies all the accusations against her. Kanya naman po, huwag naman po nila akong ituring na para po isa akong kriminal na sinasabi po nila nagtatago ako. At huwag naman po sana nila akong ipamanhan dahil hindi naman po ako kriminal. Veloso's lawyer, Edri Olalia, says Mary Jane's execution could be carried out by 6 p.m. Tuesday, Manila time. Jasmine Romero, ABS-CBN News.